bago pa man masentro ang issue ng pag-angkin sa Sabah bilang bahagi ng teritoryo ng Sulu Sultanate. Nauna na ang pinagdebatehan kung sino nga ba sa mga Kiram ang tunay na tagapagmana ng sultanato. Hindi lang si Sultan Jamalul Kiram III ang umaangkin sa trono bilang lehitimong sultan ng Sulu. Alamin yan sa report ni Cara David. Noong unang panahon, ang Sultanato ng Sulu ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Ang Sabah noon, parte raw ng kanilang malawak na kaharian. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawala ng kapangyarihan at yaman ng pamilya. Ngayon, sa isang simpleng tahanan na lamang nakatira si Sultan Jamalul Kiram III ng Sulu. Hindi namin itinatanggi yun. Kasama namin yung 17% ng Pilipino na naghihirap. We are one with them. Pero hindi lamang si Sultan Jamalul III ang tanging claimant sa trono ng sultanato. Marami pang ibang miyembro ng pamilya Kiram ang nagsasabing sila ang karapat-dapat na sultan. Sa genealogical map na inilabas ng Malacanang, si Sultan Mahakuta Kiram ang huling sultan na kinilala ng gobyerno at ng buong sultanato. Ang kanyang anak na si Datu Mued Sulail Kiram ang itinalaga niyang Raja Muda o Crown Prince. Ang problema, nang pumanaw si Sultan Mahakuta noong 1986, napakabata pa para mamuno ng kanyang anak. Dahil dito, ipinroklama si Jamalul Kiram III ng ilang grupo bilang sultan. Pinsan siya ng Yumaong Sultan Mahakuta. Sumali rin sa agawan ng trono ang kapatid niyang si Ismail Kiram II. At makalipas ang ilang taon, ang batang crown prince na si Datu Mued Sulail nag-claim na rin ang kanyang trono. You cannot have 10 Kirams as sultans. Isa lang talaga dapat. So kailangan the Kirams have got to get together and really make this decision. Sino ba talaga ang i-recognize ng lahat as the sultan? Ang pamilya ni Rasul ay kasama sa original claimants ng Sabah. Parte rin sila ng Royal House of Sulu. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit ng gobyerno na pag-isahin ang mga nag-aagawan sa trono. Tumakbo pa sa pagkasenador si Sultan Jamalul III matapos siyang kilalanin ni dating Pangulong Arroyo bilang lehitimong leader ng sultanato. Marami mang nag-aagawan sa trono, naniniwala si Rasul na matapos ang ginawang aksyon ni Sultan Jamalul sa Sabah, nakuha na nito ang suporta ng karamihan sa mga tauhan ng sultanato. Jamalul has shown the leaders of a real sultan. He has taken, he seized the momentum and has shown that we will fight for our rights. Pero aanhin ng trono kung wala namang kaharian. Sa ngayon, ang Sabah ay inaari na ng Malaysia at kailangan raw ng Sultanato ng Sulu ang suporta ng ating gobyerno para makuha kung ano ang matagal nang ibinigay raw sa kanila ng kasaysayan. Pero naniniwala si Rasul, hindi sa dahas, kundi sa proseso lamang ng kapayapaan makakamit ang matagal nang inaasam. You are our government. You're supposed to fight for our claim. Cara David, GMA News.